So ito yung mga ginagamit nung araw, no? Ito, PNP, Pulisya, Batangas, PC. So, di natin alam kung ano ang mga history nito, bagkos ito nakikita natin sila naka-display dito. Pero ibig sabihin may mga history ito dahil dito sila naka-post, no? Kumbaga, pinapakita sa atin. Ito yung isang malaking helicopter. Nakalagay dito, Integrated National Police, no? Yung dati. Ayan, no? Tawag niya ay BO-105C. Bulko. Yan. Yun yung nakasulat dito. Meron po akong isishare sa inyo dahil tayo po ay katatapos lang natin mag-renew ng ating LTAP. Okay, so step by step. Please subscribe, Kuya Isko Official. Ayan na mga kaibigan, mga kababayan. Muli, Kuya Isko Official po. Ayan po at mayroon po akong isishare sa inyo dahil tayo po ay katatapos lang natin mag-renew ng ating LTAP. Okay, so step by step po tayo mga kaibigan. So ganun pa man, ang first step ng ating renewal ngayon ay siyempre kailangan natin ng National Police Clearance. So iba po yung local clearance na mga kaibigan, no? Iba rin po yung national. Bagkos, yan po ay ino-online, kaya madali na lang din po yan. At pag na-online mo, babayaran sa 7-Eleven or sa Bayad Center din, or kaya sa GCash, pwede na rin. At syempre, i-address mo kung saan yung pinakamalapit na presinto, doon mo siya kukunin at ipiprint nila yon. So yun yung first step, no, mga kaibigan, na po pwedeng gawin sa pagtayo ay pag nag-renew ng LTAP. So, ganun pa man, at syempre, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung inyong mga gagawin. Dahil nga tayo ay isang renewal, no, meron na tayong account sa mga renewal dyan, meron na kayong mga account, so hindi na po yan. Iba na po ngayon, at magiging bago na naman ang ating account, no. Pupunta tayo sa feopnp.p.gov.ph, yun. So, ibig sabihin, ililipat yung inyong account doon sa panibagong account na naman. Bagkos, yun pa rin yun. May iba nga lang yung pinaka-website niya. May iba lang po yun. So, ganun pa man, yun ang isang unang-una ninyong gagawin. Pagdating doon sa Kurami, bago kayo mag-neuro at mag-drug test, kailangan nyo pa ipabago yung inyong account, no? Ipalipat sa bagong account para yung inyong neuro at drug test ay papasok doon sa inyong new account. So yun po yung tawag doon mga kaibigan, ay ipa-migrate ang tawag po doon mga kaibigan. So, dahil may mga bagong proseso po ngayon na kailangan ninyong sundin para hindi po kayo pabalik-balik sa nasabing pag-renew ng nasabing LTAP, no? Siyempre tayo, ganun pa man ay may dala na tayong PNP clearance, no? At yun na nga, pagdating doon sa Karami ay nag-neuro drug test tayo, natural. So ang neuro drug test ay ang neuro ay 900, no? Ang drug test naman ay 300. Bagkos kung ikaw ay senior citizen, yun po ay ang neuro ay 750 at ang drug test naman ay 250 ata o 200. So may discount po siya pag ikaw ay senior citizen. So ganun pa man, yan ay i-exam mo pareho, no? At after 3 days, no, working days yung kanyang resulta. So ang neuro ay madali lang siya pero mahirap din siya. So sim, kasi may mga tanong diyan na pare-pareho ang tanong pero mayroon ding tama ang sagot. So yan po ang ating ginawa, no. At syempre, dito lang tayo nagkatalo sa nasabing picture na hinihingi bago ka mag-neuro. So dapat may dala kang picture na ganito. Mayroon siyang ayan, mayroong tawag dito, mayroong ayan, mayroong pangalan dito sa iyong dibdib. Okay? So ganito po itsura niyan. Yan. Kasi kung wala po, sigurado magbalik-balik ka, lalabas ka para magpa-picture, no? Lalabas ka sa Krami, sa Camp Krami. Sumabala ka, malayo pa naman din yung lalakarin. Kaya sa mga magre-renew ng LTAP, no? At siguraduhin nyo may dala na kayo na 2x2 picture na kung saan mayroong name tag sa inyong dibdib. So siguraduhin po nyo para hindi na po kayo magbalik-balik. So ganun pa man, mayroon pong nadagdag ngayon nga na yung affidavit of undertaking. So doon na rin po makukuha yun na kung saan pagkuha mo ng form doon sa abogado or sa attorney doon din sa loob ng Krami, ay may kasama na siyang undertaking. So may bayad po yun. So ganun pa man, yun na nga, 10 years na po ngayon ang ating LTAP. So ganun din ang ating firearms registration, no? Ay 10 years din. Expiration niya is 2032. Napakatagal po, grabe. So napakasulit din yung ating LTAP. Ganun din ang mangyari. So siyempre po, at sa mga gustong mag-renew, yan po yung ating update, no, na kung saan talagang sariwang-sariwa yan kahapon lang.
At syempre, ito na nga, mayroon din akong isi-share sa inyo na video na kung saan nakapag-vlog tayo sa loob ng krami dito sa mga history na kung saan ito yung ating mga ipapakita sa videong ito. So ito na po mga kaibigan, panoorin mo na natin. So ayun mga kuya, no? Dito tayo sa may loob ng krami. So papakita ko sa inyo yung mga kagamitan, yung mga lumang kagamitan nung mga naunang henerasyon ng PNP. So ayan, pakita natin ha. So ayan, dito tayo sa harap, no? Sa harap tayo ng krami. So papakita ko sa inyo. Ayan. So ito yung mga old na pampa sabog nila, no? So di natin alam kung anong taon ito ginamit. So ito yung mga old, no? Ayan. Okay. So dito, ayan, ito yung ano nga ba tawag dito? Kalimutan ko na. Wala kasing nakasulat dito. Dapat may nakasulat eh. So ito naman, yan, nakasulat dito M224, no? Mortar. Yan, mortar pala ito. Kailang itong maliit. Maliit ito ng mortar. Tawag yan eh, hands of please. Ayan, okay? So yun yung mga ibang pampasabog. So ito naman, meron dito, no? Tawag naman ito, alam ko machine gun ito eh. Ayan, 50 caliber heavy machine gun. Yan. So yun yung itsura niya. Yan. So dito, titingin ba tayo sa iba? Ito si sino nga ba ito? Tingnan natin dito, no. Ito si ayan, Brigadier General Rafael Krami. Yan. So ito siya. So nangangabayo siya nung araw. Yan. All right. So ito isa-isahin natin. Dito mayroong nakalagay. Okay. Okay. So ito, ito yung mga ginagamit nung araw, no? Ito, PNP, Pulisya, Batangas, PC. So di natin alam kung ano ang mga history nito, bagkos ito nakikita natin sila nakadisplay dito. Pero ibig sabihin may mga history ito, dahil dito sila naka-post, no? Kumbaga, pinapakita sa atin. Ito yung isang malaking helicopter nakalagay dito, Integrated National Police, no? Yung dati. Ayan, no? Tawag ang tawag niya ay BU-105C Bulco. Ayan. Yun yung nakasulat dito. Developed in 1972 by Bulco. Oh, ganun. O, 1972, di ba? So, ganun katagal na nitong helicopter na ito. Pero, hindi na sila natakbo po, no, mga kaibigan. So ito naman yung Metrocom. Ayan, nung araw, no? Metrocom. Okay? Kita nyo po. Yun yung sakayan ng PNP nung araw, Metrocom. Okay, ayan. So nabubuksan, no? Nabubuksan yung loob. Ayan, parang train. Ito naman yung tawag dito. Tangke, no? Makatao, SAP, no? Tangke ng SAP, yan. C-231. Right? C-231. Lalaki ng gulong. Pero maayos pa siya, ha? Tangke po ito, ha? Tangke. Yung ibang tangke kasi is kadina na yung gulong, no? Pero ito, talagang gulong na siya. So, yan. May matao sa loob yan. So, ganun kakapal. Makapal pala talaga yung body nito. So, ito naman yung 227 PC Koy. Yan. Ito yung mga sakayan ng araw, no? Yung mga dinisipin na lang dito. Pero ang kaganda ng gulong. Yung gulong po nito, mga kaibigan, ito po yung mga gulong na walang hangin. No? Ayan. Ito po tawagin ay ano tawag niyan? Ayan, no? Okay. So, ayan, napakita natin sa inyo. Meron pa akong mapakita dito, no? Ayan, dito tayo sa Krami para mag-renew ng ano, ng iltap. Dito may papakita pa ako. So, ayan po mga kaibigan. Ito yung PNP Museum, no? Alright. Ayan. Okay, President Ferdinand Romualdez Marcos. Meron po Asurin. Okay. So, ganda. So, dito may titingnan din tayo dito mga kaibigan. Meron din ditong mga doon sa kabila. Ika tayo sa kabila. So, yan. Ito naman yung Delta Crosser. Yan, Delta Crosser 4x4.
The Delta Motor Mini Crosser 4x4, smaller version. So ito yung mga sakaya nung araw ng ating mga PNP. At yun nga, pati sa pelikula nagagamit pa ito nung araw at nakikita natin. Okay. So yan, okay. So marami pa dito. Kaya lang may nagbablog din sa kabila mamaya. Punta tayo mamaya. So dito ikot tayo, no? Right, ayan. Makadiyos, makabayan, makatao at makakalikasan. Ito, basahin natin. Bantayog ng mga bayaning tagapagmayapa. Okay? So, ito yung mga nakasulat dito. Mga, kumbaga ito yung mga history nung araw, no, mga kaibigan. Ayan, oh, ang dami. So, 1973, 1972, 1974. Ito yung, kumbaga, mga naging warang pulis yata ito nung araw, no? Mga dumaan sa matinding laban para ipagtanggol yung ating bayan. Ang dami. So hindi natin pwedeng isa-isa, napakarami po mga kaibigan, no? Ayan, oh. So hanggang doon. So syempre, napakarami niyan. So ito, okay? Hanggang doon sa kabila, oh. Alright. Okay, so doon may bablog din tayo sa kabilang side. May nagbablog lang kaya hindi natin siya malapitan. Okay. Labas tayo, labas tayo. Yan, dito tayo sa kabilang side. Ito yung parang pinaka-PNP Museum. Yung pinuntahan natin na ito. Yan, dito sa kabilang side kasi may nagbablog. Nagbablog si Sir, eh. Kaya hindi natin siya malapitan. Ayun, oh, may nagbablog. Okay. So mayroon doong motorcycle, yung mga unang gamit ng mga PNP. Okay, so ayan, sinukapag-vlog tayo dito sa loob ng karami. Yan yung sa harap natin. Yan yung National Headquarters of the Philippine National Police. Okay, so thank you very much po, no? Ayan, punta na tayo doon sa may firearms para ituloy natin yung ating ginagawa doon. Lumabas lang tayo kasi mapicture dahil sa tayo po ay magnyuro. Okay, tara, let's go. Alright mga kaibigan, yan ang panood na po natin, no? At yan yung mga kagamitan na kung saan gamit yan nung araw sa isang digmaan, no? Isa siya sa nagamit sa pakikipaglaban, kaya siya nakadisplay dyan kasi ibig sabihin mayroon po yung mga history yung mga kagamitan na yan. So ilan lang sa mga kagamitan na yan na nandyan nakapaskil. At syempre yung kanyang mga pangalan at saan nagamit at paano ginamit yan, mayroon. At yung napakita rin natin na yung mga pangalan ng mga PNP na kung saan sila yung mga lumaban, sila yung nagkaroon ng pangalan, no? At sila yung naging kumbaga hindi naman bayani siguro yon, or siguro talagang isa lang sila sa mga lumaban nung panahon na nagkagulo dito sa ating bayan. So ayan po mga kaibigan, no? Kunting share lang po at sana po meron po kayong natutunan sa video na ito. At siyempre sa pamagitan ng LTAP, malaking tulong po yan yung advice nito, ang pagbabago ng pag-renew ng nasabing LTAP. So ayan, maraming salamat muli Kuya Isko Official. Hanggang dito lang po ating video. Thank you very much. Paki-like and share and subscribe. Then siyempre paki-hit na notification bell para update kayo sa ating mga next upload video. Ayan po, maraming salamat po. Mabuhay ang lahat. 1, 2, 3, come on! Come on.